As we enter Holy Week, we accompany the Blessed Mother in her thoughts of the Passion, and we ask her to also accompany us in our reflections on the Passion of her Son. And so in a moment of prayer, let us just come to Mary, the lady who stood by the cross of Jesus, the ever faithful and devoted mother, the lady of sorrows. And we meditate on her seven sorrows as we ask her to join us during this day of meditation. The first sorrow of the Blessed Mother, the presentation of Jesus at the temple, and Mary's heart was pierced with a lance, with a sword, as Simeon spoke of the life of Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. The second sorrow of the Blessed Mother, the flight to Egypt. At a very young age, Jesus was already somebody different because of his mission. And Mary joins Jesus in that mission. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. The third sorrow of the Blessed Mother, Jesus is lost and found in the temple. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. The fourth sorrow of the Blessed Mother is when she met Jesus carrying the cross on the road to Calvary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. The fifth sorrow of the Blessed Mother, she stands underneath the cross. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. The sixth sorrow of the Blessed Mother, she is given the dead body of her Son. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. The seventh sorrow of the Blessed Mother, Jesus is laid in the tomb. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let's give the Lord a round of clap offerings. Pwede na po tayo magsiupo. Unahin ko na po ang pasasalamat. Unang-una ay maraming salamat po sa inyong pag-anyaya sa akin na mag-facilitate ng ating reflections sa huling Sabadong ito bago tayo pumasok sa Semana Santa. No? At pangalawa, maraming salamat din po sa pag-accommodate nyo sa amin ngayong umaga. Ang ating session po ngayong umaga ay isushoot ng camera ng Sambuhay TV. At ito po ay gagamitin natin upang i-upload para sa ating mga
overseas Filipino workers. Now we get a hit of around 30,000 every weekend for Sambuhay TV on YouTube, no? And marami ho sa ating mga overseas Filipino workers na ang tawag po namin ay overseas faith work, faith witnesses, no? Many of them view us from Saudi Arabia, from the United Arab Emirates, even in the heart of Red China, no? And meron pa nga kami na receive ho na sharing tungkol sa mga seafarers, no? They would download the whole mass on one of their computers, open up the computer, the laptop in a table, and put two candles on both sides of the computer, and it becomes the altar for them for the week, no? So we join them and they join us in our meditation sa umaga pong ito. I was asking myself how I am going to be able to share with you on the theme that has been asked of me to develop, no, para po sa ating Lenten reflections for today. And I was informed that we would want to be able to tweak the reflection, no, and connect it with the journey of the church in the Philippines for this year, no, the year of the poor, no? Alam po natin na, alam nyo, itong pagpapahalaga natin sa mga mahihirap, ito'y bahagi ng 9 na taong programa, no, ng simbahan sa Pilipinas as we prepare for a great jubilee of faith, no, in the year 2021, when we would be thanking the Lord for 500 years of Christian faith, di ba? O yung iba nga diyan 100 years lang nag-iingay na eh, no? Ang ingay-ingay, no? We will be celebrating 500 years of Christian faith in 2021, no? March 2021, no? Kasi that was also the beginning of the very first baptismal church, no, that we had in Cebu. So, yun po yung special team natin dito sa Pilipinas. But at the same time, you know, we realize that itong team na ito ay very close din sa heart ng Santo Papa, no? Si Pope Francis. And we have heard him speak a lot about the importance of the poor. Sabi niya, you remove the poor from the gospel and you destroy the whole gospel. So, this morning then, I would like to be able to dedicate the reflection to the Lenten message of the Holy Father and connect that with our national theme for the year. But offhand, sabi ko, napakaganda itong temang ito na pagnilayan po natin. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag panahon ng Kwaresma, natural sa ating mga Pilipino na maging deboto, maging relihiyoso. Yung iba nga, hindi lang deboto, hindi lang relihiyoso, panatiko. Huh? Ha? Pag Good Friday, sabi nila, day off daw ng magnanakaw. Day off ng lahat, di ba? Kasi lahat ay nagpe-penitensya, di po ba? No? And well, there is nothing wrong about that, no? Putting a personal devotion, a personal touch to the celebration of Holy Week, the celebration of Lent. But I think ang isang bagay na nami-miss out natin kung minsan is that Lent should really be a journey with the church. Ha? Hindi lang sasapat yung it is a time for personal devotion. Naririnig ko sa radyo yung mga DJ, isang linggong pagtitika. Hindi ko alam kung alam pa nila kung ano ibig sabihin ng pagtitika, no? Pero yun yung word na ginagamit nila sa radio at television ngayon, no? Isang linggong pagtitika. Beautiful,
No? Probably, it's one of the things that we can say only in the Philippines. No? Na talagang buhay na buhay yung ganong personal touch ng Semana Santa. But more than that, we have the church as mother and teacher. Sabi nga ni Pope John Paul II, John the 23rd, who is now blessed John the 23rd, sabi niya, Mater et Magistra. No? The church is our mother, the church is our teacher, and more so, during the time of Lent and Holy Week, we should be able to feel that. And I'll tell you why. No? Dalawang bagay po. Holy Week and the season of Lent must bring us closer to the heart of the church as teacher and mother, because Lent and Holy Week is actually property of the church. Ito'y bahagi ho ng kalendaryo ng simbahan. Tayo'y pumapasok sa kalendaryo ng simbahan sa ating pagdiriwang ng Lent and Holy Week. It was the church that fixed the season of Lent. No? It was the church that fixed when we are going to celebrate the Passion of the Lord in conjunction with the Passover of the Jews. In fact po, alam nyo, marami dito siguro nagsaserve sa chapel na ito bilang mga lektor, commentator, no? At mga extraordinary minister. No? Dain nyo po yung pare, ordinary minister lang. No? Kayo yung extraordinary minister, no? Of Holy Communion. And, you're familiar with the liturgical year, di ba? Now, many people do not realize that actually the oldest part of the liturgical year is the season of Lent and the season of Holy Week. Lent and Holy Week. Ito po ang unang nailagay sa drawing board ng liturgical calendar ng simbahan. Ito ang unang sinelebrate na season ng mga unang Kristiyano. Ang pinakahuli, Pasko sa Disyembre. Huh? Yan ang pinakahuling addition po ng liturgical calendar. Huh? So, we are entering a calendar that is deeply the calendar of the church. Huh? But also, it is good to be able to be in one heart and mind with the church during this time. Kasi alam niyo po, itong season ng Lent and Holy Week, dito natin nire-renew ang ating membership. Member ba kayo ng church? Ha? May card kayo? May isang pari namin nag-celebrate ng kanyang 60th year. Kaya sabi niya, ngayon I am entitled to a 20% discount. So, di ba? So, we become members of the church, di po pa, by our baptism. Diba? By our baptism, we become members of the church, and it is during this season that we renew the vows of our baptism. That will be the most important celebration of Easter Sunday. We renew our baptismal vows. Lingunin mo nga yung katabi mo, tanungin mo, kailan ka bininyagan? Ayan, delikado. Yung iba, hindi nila alam ang petsa ng binyag nila. Nagkakabiglaan na lang kapag magpapakasal. Doon hahalungkatin yung baptismal certificate. Iba-iba yung binyag natin. Ako, bininyagan ako ng February 2. No? February 2, 1962. Bata pa ho ako, no? I'm still growing my hair. That's the feast of the presentation of the Lord, no? Kaya sabi na nanay ko, talagang nung bata ka pa iho, inialay na kita kay Lord, no? Sabi ko, naku, wala pala akong choice, no?
And yun, buhay pa yung aking baptismal godmother, yung ninang ko sa binyag. Equally, a very prayerful woman. Kwento niya sa akin, alam mo, iho ka niya, matapos kang binyagan ng pari sa pako, inilagay ka namin ng nanay mo sa altar ng simbahan. Ako, patay na ako, talagang wala. No choice. So, anyway, kahit na anong time tayo bininyagan, kahit anong date tayo bininyagan, it is on Easter Sunday that we renew our baptismal promises. No? It is the time when we again say, yes, I am a living member of the church. And I would like to live that faith with the church. Kaya po, tamang-tama dapat, no? Yung season ng Lent and Holy Week, hindi lang time for personal piety. Hindi lang time for personal devotion. Hindi lang time for whatever kind of spiritual exercise. It must be something that brings us right into the heart of the church as mother and as teacher. No? Now, as we do that, syempre po, this year, the church in the Philippines would like us to dedicate this whole year as the year of the poor. And during the season of Lent, meditate also on this theme. Last Sunday, the fifth Sunday of Lent, is actually called in the Philippines as Alay Kapwa Sunday. No? Alay Kapwa. Ang timpuno na yung palaging kinakanta pa rin natin sa misa. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. No? Yung song na yun, team ng Alay Kapwa yun. No? Alam ko, high school pa ako nun eh. No? Oh, very active yun na program sa Pako nung araw. Ano? So, we are asked to look upon this theme of the poor. Now, sabi ko, probably one way to be able to reflect on this particular theme of the poor, journeying with the church in the season of Lent and Holy Week, is to be able to meditate, savor the words of the Lenten message of Pope Francis. Pope Francis writes a letter as pastor of the church. He writes the letter exercising the magisterium, the teaching authority of the church. At this year, alam niyo po, ang letter of Lent niya, sinulat niya pa ng October 4, 2014. Imagine. Kaya sabi ko, salamat na lang at ang Holy Father ay hindi Pilipino. Alam niyo kung bakit? Ako ang Pilipino mahilig mag-cramming, parang ako. Magbibigay ng talk ngayong kagabi lang gumawa. Ganyan tayo eh, no? Mahilig tayo mag-cramming. But imagine, no? Mag-a-advent pa lang ng 2014, the Holy Father was already thinking about Lent. Of 2015, October 4 was the feast of St. Francis. So, he celebrated the feast of St. Francis, reflecting on what should be the direction of the church for Lent of 2015. At ang title po ng kanyang naging letter ay kinuha niya sa sulat ng apostol na si Santiago, James chapter 5 verse 8. He entitled the letter, "Make your hearts firm." Make your hearts firm. Tatagan niyo, patatagin niyo, tibayan niyo ang inyong mga puso. Now, as the Holy Father opens this Lenten message, alam niyo po yung mga message kasi ng Pope, although they are downloadable on internet nowadays. Mahirap ngayon maging Santo Papa. Mabilis ang media. No? Kita nyo, araw-araw may posting yung Vatican,
may posting ang Twitter ng Santo Papa. No, mahirap na ngayon, iba ng klase. No, mabilis na ang mundo. But anyway, the Holy Father writes this letter, it is meant to be savored. No? No? So, kung titignan natin, how does he open his reflection? Sabi niya, unang-una, huwag po nating kakalimutan na ang panahon ng Kwaresma at ang panahon ng Holy Week, kanya, is actually a time of renewal for the whole church, for each community, and for every believer. Year after year, that is what Lent is all about, first of all. It's a time of renewal. Panahon ng pagpapanibago. At marami tayong nire-renew sa buhay, di ba? So, habang tumatanda tayo, alam natin yung buhay hindi pala ganun kasimple, no? Maraming nire-renew, diba? Taon-taon, no? Marami tayong nire-renew. Lent is a time of renewal. The very name of Lent, coming from the Anglo-Saxon word lengthen, L-E-N-C-T-E-N, already spells out renewal for us. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Lent o lengthen? Yung pinanggalingang salita nito sa Anglo-Saxon, lumang Ingles. Ang ibig sabihin pala nun ay tagsibul, springtime. No? Lent is springtime. Yung mga ganitong panahon sa Europe, after a harsh winter, di ba? The trees begin to bloom again, no? Leaves come out, flowers come out, no? Fruits come out. Kaya, renewal time. Or, kung ayaw niyo mang gamitin yung pangalang Lent, Kwaresma. Yung salitang Kwaresma, ganun din po ang consideration ng Kwaresma. But saan magaling yung salitang Kwaresma? Ito po'y inugat natin sa Latin na salita, quadragesima. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Palagay ko yan, quadragesima na. Ano ba ibig sabihin ng quadragesima sa Latin? 40. So kung yung katabi mo, in his 40s or in her 40s, pwede mo na siyang tawagin quadragesima. 40. Now, what is the implication of 40 in the biblical language? In the Bible, 40 is indicative of a preparation time for a renewal. Ha? Kapag yung mga, unahin natin, yung panahon ni Noah, nung napuno na ang kota ng Diyos sa kasalanan ng tao, gusto niyang i-reboot ang mundo. Computer na tayo ngayon, kailangan niya ng mga language natin. No? Gusto niyang i-reboot ang mundo. No? So how did he reboot the world? No? He sent rain for 40 days and 40 nights. And then a new world, a new earth starts. Huh? Or Israel, diba? When God wanted Israel to be a new nation, God made Israel journey through the desert, not for 40 days, but 40 years. Bakit 40 years? Kasi ho, alam nyo, medyo matagal-tagal yung slavery ng Israel sa Egypt. 400 years. No? Ay napakahirap pong i-undo ang mga bagay na natutunan na ng 400 years. The Lord has to destroy or wipe out an entire generation so that a new generation would enter the promised land. Not even Moses would enter the promised land. No?
And for that, the Lord allotted 40 years in the desert. So 40, even Jesus, no? Before he went into ministry, he prepared for it for 40 days and 40 nights fasting in the desert. Yeah, whichever way, Lent or Quaresma, tama po ang Santo Papa. This season is always a call to renewal. Siguro yun ang unang dapat nating tanungin. Sa anong paraan, kailangan ko ang renewal sa buhay ko? Every time we come to a season of Lent, there is something that needs to be renewed in us. No? I am being warned by one of my doctor classmates in high school. Sabi niya, ilang oras ka natutulog? Sabi ko, minsan na okay na ako sa 4 na oras. Sabi niya, nako, kanya, hindi maganda yan. Dapat matulog ka ng mga 8 oras. Ha? Sabi ko, oo, kanya. Kasi, alam mo yung katawan mo, tuwing gabi, nagre-reboot parang computer. May oras pa yan, kanya. Kailangan tulog ka na ng 2:00. Kasi yung cycle, yung biocycle ng katawan, yung biorhythm ng katawan, kanya, 2:00, nagre-reboot yan. Nagja-jump start. Kaya karamihan ng fatal heart attacks, 2:00 AM. Pag-reboot, ayaw na. sabi niya, kung less than 8 hours kang matutulog, kanya paano mag-re-renew yung iyong mga cells sa katawan? No wonder, wala ka ng cells sa itaas, sabi sa akin. No more time to renew. Oh, tatlo pala kami rito. We are thankful that there's time for renewal. And we have to ask ourselves, oh, it's renewal time. How is this really a moment that the Lord is giving me? Pero nagpatuloy po ang Santo Papa. Sabi niya, it's a time of renewal. Pero sabi niya, above all, a time of grace. We renew many things. No? So, ngayon ko lang nalaman na kapag 40s ka na, kailangan medyo alalayan mo na yung mga vital signs mo. No? Kaya pag nag-uusap-usap kami sa seminary sa umaga at magkakasama yung mga over 40s, yan ang pinag-uusapan. How is your blood sugar? How is your blood pressure? Anong medication mo? No? Yung iba sa amin may daladalang gagamba box. No? Oh, yung lalagyan ng maintenance medicine. No? So every morning, we realize that, you know, health is important. We have to renew our health. No? As sabi po ni Pope, Lent is a time to renew, above all, in the grace of God. The grace of God. Yan. Ito po'y kinuha niya, itong expression na time of grace, kinuha po ni Pope Francis sa second letter of Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 2. St. Paul in chapter 6, verse 2 of the second letter to the Corinthians says, we live in a time of grace. No? And Lent above all, sabi ni Pope Francis, should be renewing ourselves in the grace of the Lord. There are many things during the Holy Week that reminds us it's a time of grace. Una, maliban sa dulo ng Holy Week, meron tayong renewal of baptismal promise. Pangalawa, time of grace. Holy Thursday is a time of grace. You know, have you ever researched what made Holy Thursday special for the early Christians? Aside from the fact that every Holy Thursday, they would
celebrate the institution of the Eucharist. Aside from the fact that every Holy Thursday, they would celebrate the gift of the one who celebrates the Eucharist, the gift of the priesthood. Aside from those facts, Holy Thursday pala po was the time when the bishop would accept back penitents in the church. Penitents in the church. Alam niyo po sa unang simbahan, in the early church, you can only celebrate the sacrament of reconciliation once. Wala yung everyday confession. Wala po yun. Noon, sa early church, you have one baptism, you have one confession. Kaya, yung iba hinihintay nilang malapit na mamatay bago magpabinyag. Para wipe out lahat. No? Kung sakali man, meron pa silang isang kumpisal. No? Now, the traditional time when the bishops in the early church would accept back the order of penitents in the church was every Holy Thursday morning. Every Holy Thursday, those who have to renew their ties with the church in reconciliation, they have the moment with the bishop. And then, of course, you know, Holy Thursday, the biggest grace, of course, gaya na sinabi natin, is the grace of Jesus. The grace of the Eucharist, the grace of the priesthood. And one beautiful gift that Jesus gave from the cross, Mary. Mary. We are all adopted. Sabi mo nga sa katabi mo, adopted ka lang pala. Ang hirap doon, ano? Pero at least adopted ka. Mas mahirap yung ulila. Diba? We are all adopted. In baptism, we were adopted by God. Diba? But from the cross, Mary adopted us as her children. That's one of the great gifts of Holy Week, the grace of the motherhood of Mary. Ang karapatan nating tawagin si Mariang Ina ay galing sa Holy Week. From the cross of Jesus, He gave Mary to be our mother. So, time of grace. No? So, that is probably another beautiful thing for us, you know, to look at. No? Maliban sa ang Holy Week ay moment of renewal, it's a moment of grace. So, in what way kailangan ko ang grace of God? Muli, ibuhos muli ng Diyos para sa akin. Yang grace na yan. No? Kasi, you know, we are like the battery of the gadgets. As we go through life, nababawasan. Buti na lang may power pack. Kung medyo delikado na, oops, lagay. No? In our moment of spiritual life, we also need recharging. And Lent is the call for us, sabi nga ni Santo Papa, to enter again into that dialogue of grace with God. Grace in confession. In fact, you know, it is during Holy Week that we have to have our once a year, confession. Yun po ang minimum. Yung iba nagtatanong, Father, wala naman akong ginawang mortal sin. Oh, thanks be to God, wala. But even then, the church says, once a year, we have the Easter duty. And the Easter duty is to go to confession within the period of Lent and Easter. No? Renew again the grace of God in us. I'm very sure if we look at our lives, there's a lot of renewal needed. No? A lot of renewal. Probably, for some, it's a renewal of direction.
okay pa ba yung direksyon ko? Alam nyo, mahirap palang maglakad ng diretsyo. You try to blindfold, let somebody blindfold you and orient you to one direction. And you think you are walking in one direction, but when you open your eyes, you're in the opposite. Directions can be altered. Even if we think we are moving on the right path, di ba? Oh. We can have a renewal of direction. Or, some people, what needs to be renewed is, okay yung direction, pero pangalawa, intensity. Oh. Yung tindi. No? Intindi. No? Yun ang problema ng maraming sa renewal, sabi nila. The renewal in the church is dying out. No? Ang lungkot-lungkot kasi sa 2017, the charismatic renewal is going to be 50 years in the church. No? But the intensity has been going down. No? And renewal of intensity. So many things have to be renewed in us. No? But of course, you know, Pope Francis goes further. Sabi niya, okay, ito yung general agenda ng Lent, ito yung general agenda ng Holy Week, time of grace, time of renewal. Pero sabi niya, above all, it's a time to meditate on the love of God. Pagmamahal ng Diyos. Ang ganda po yung sinabi ni Pope Francis sa kanyang Lenten message. Sabi niya, God does not ask us anything that He Himself has not given first. Hindi hinihingi ng Diyos sa atin ang isang bagay na hindi niya munang ibinigay. Remember that parable of the talents? Di ba? Kung ano yung binigay, yun ang i-account. Kung ikaw ay one talent lang, hindi ka hahanapan ni Lord ng three talents. Kung ikaw ay five talents naman, aba, hindi ka rin hahanapan ni Lord na one talent lang. And the Pope says, what the Lord has given us first, then He will ask us about that. And sabi po ni Pope Francis, we love because He first has loved us. Quotation from 1 John chapter 4, the first letter of John chapter 4 verse 19. God has loved us first. And so, sabi ni Pope Francis, we can love. Pwede tayong magmahal. Kasi ang hinihingi naman ng Panginoon, hindi yung mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi! Ang ginawa ng Panginoon minahal ka niya. At ngayon sinasabi niya, yung pagmamahal kong binigay ko sa iyo, yan ang gamitin mo sa iba. Oh? God has loved us first, and so kanya, we love. And the season of Holy Week makes us meditate on that love. Now, dito pumapasok yung palalim na direksyon ng reflection ni Pope Francis. No? Alam niyo si Pope Francis, simple lang, pero rock. No? Si Benedict, heavyweight. Eh. No? Heavyweight si Benedict. Eh. Magaganda yung mga reflection si Pope Benedict. I keep a lot of his books. And I think during this time when he is in retirement, he's writing more. I would be interested to know what books he would be writing. No? Probably they would be very good references for the years to come in the church. No? But ito si Pope Francis. Napaka-simple, pero iba yung dating niya. No? Iba yung dating niya. Simple lang, pero rock. Kaya ngayon, sa bookstore namin, kita niyo, inuubos yung mga sleeping Saint Joseph. Ayaw nang pagisingin si Saint Joseph. No? Sabi nung isang bumili ng sleeping Saint Joseph, mas cute siya, Father, pag tulog. Ha? Bili ka. Mas cute daw pag tulog. O parang yung marami sa atin. Ano? No? Cute kung tulog. No? No.
So, you know, and Pope Francis says, you know, okay, God has loved us, and therefore, you know, Holy Week, Lent, must be a time to speak about that love of God. That love that God gave, and that love that He now wants us to share with others. Now, sabi ni Pope Francis, ang karakteristik, isa sa mga karakteristik ng pagmamahal ng Diyos na yan. I'll quote his words kasi, well, there are no substitute, sabi po ni Pope Francis. He is not aloof from us. Each one of us has a place in his heart. He knows us by name. He cares for us. He seeks us whenever we turn away from Him. He is interested in each of us. His love does not allow Him to be indifferent. Sabi niya, kung ang Holy Week ay pagninilay sa pagmamahal ng Diyos, ang isa sa mga karakteristik ng pagmamahal ng Diyos, at ito po'y makikita natin sa krus mismo, is that the love of the Lord is a love that is interested with each one. Hindi aloof. Okay, magagalit pa. Lord, yung iba pag nai-in love, there is no room for each one. Di ba? Lalo-lalo yung mga talagang in love na in love, there is room for only one. Nothing, no one else but you. Kawawa naman yung iba. Ah, yung iba, deadmahin ko na yun. Ikaw lang. So, but sabi ni Pope Francis, the love of God that Jesus has shown is that there is room for everyone. Now, come to think of it, that's the story of the cross. Kung ikaw, masakit ang ulo mo, masakit ang katawan mo, may dinaramdam ka, no? Hindi ka makahinga, barado lahat ng ilong mo, no? Talagang discomfort, hindi ka pa nakatulog magdamag, no? At may lumapit sa iyo, ano gagawin mo? Oh, magpakatotoo kayo. Ha? Oh, di ba? Oh. Pag marami kang dinaramdam, kahit na ikaw eh, talagang matured na Kristiyano, sasabihin, pasensya ka na, masama pakiramdam ko. Ako lang muna ngayon, alis ka na. Balik ka na lang. No? We have no room for anyone in our pain. Di ba? Pain makes us cave in on ourselves. Ako muna, pwede ba? No? Masama pakiramdam ko. Bukas na lang. Yeah, di ba? But when you look at Jesus on the cross, Jesus on His journey to the cross, there was room always for everyone. There was a room to talk with the women. There was a room to look back at Peter. Di ba? There is a room to talk to this thief who is trying to steal the last 2 minutes. There is room for everyone and for all. Father, forgive them. That's all. Huh? Sabi ni Pope, when you look at the message of the love of the Lord, kanya, the love of God is a love that is not aloof. There is room for everyone. Yung kanya, ito naman ang malungkot sa atin ngayon.
Ang malungkot po sa atin ngayon, sabi po ni Pope Francis, is that even among us who are in the church, there is now a globalization of indifference. These are the very expressions of the Holy Father. Globalization of indifference. No? Para bang nagiging laganap, mas laganap at lumalaganap pa ang kultura ng pandedenma. Para bang okay lang man dedma? Ay, pasensya ka na, masakit ang ulo ko, na-dedma kita. Hindi kita talaga kursunada, yung mukha mo pa lang. No? Kaya dededmahin na kita. No? No? Uso sa atin ang pandededma. And in fact, I think, you know, whenever we speak about the year of the poor, brothers and sisters, that is actually the great challenge. Many are poor because, not only because they don't have resources, many are poor because they have been ignored. Many are poor because dinedma na sila. Tinabi na. Isang tabi na. Initsapwera na. Many are poor and they become poorer because walang-wala na nga, wala pang opportunity. The question of poverty now, you know, is not simply a question of the lack of resource, but it's a question of indifference of society. Huh? Pag napupunta ako sa Catholic school, ganda ng mga classrooms. Kaya nga naman, taon-taon tumataas ang tuition fee. No? May kausap akong may estudyanteng anak sa Ateneo. No? I have nothing against Ateneo. No? I studied at Loyola House. No? Pero sabi na itong kaibigan ko, isang executive ha? Sabi nga, alam mo, Father, kanya nakakatakot ngayon magpa-aral sa Ateneo. Kasi nung araw, alam ko pa kung magkano increase. Ngayon, hindi ko alam kung yung susunod na increase, kakayanin ko pa. Kasi iba talaga eh. Iba yung increase. Pero kita mo naman, ang ganda ng classroom, aircon, di ba? Oh, kahit mainit sa labas, yung mga estudyante may daladalang jacket kasi malamig sa loob. No? Pagpasok mo, ganda ng mga upuan. No? Ganda ng lighting. May kanya-kanya. Kapag computer class, may kanya-kanyang computer. Punta ka sa public school. Ang class size, malapit na mag-60. Parang ganito. Bilang mo, teacher ka, ganito karami yung bibigyan mo. Eh, mga bata pa yun. No? Sisigaw ka. Pag sigaw mo, pawis lahat. No? Ang klase niyo, computer. Walang computer. May drawing. Class, this is the computer. The monitor looks like this. The CPU looks like this. This is the keyboard. Eh, paano mo tuturuan ng mga control-control yung tao kapag walang hawak na keyboard? Imaginin mo. Opportunity. Many are poor because they have been denied the opportunity. The world has become indifferent. Indifferent na nga mundo, kaya nahirapan na itong taong ito, abe, magiging indifferent pa. Hindi pa papansinin lalo. No? Yeah. Eh, sama yung sabi ni Pope Francis, sabi niya, you know, today, the selfish attitude of indifference is taking a global proportion, so much so that we can speak of a globalization of indifference. And sabi niya, this in a way is one big reason why we can speak about people in the periphery, people in the edges, the poor.
In the midst of this, I think then, you know, sabi ni Pope Francis, the challenge of Lent and Holy Week is for us not only to fast from food. No? Bawal ang lechon, lobster na lang. So, fasting, that's good. It's mortification. But Pope Francis is opening us to another kind of fasting. Probably, Holy Week can be a challenge for us in the spirit of the Year of the Poor to fast from our indifference. That could be a good fasting, to fast from indifference. Na ngayon, bawas-bawasan ko naman yung mga dinededba ko. Sino ba yung mga dinededman nyo sa buhay? Marami, Father. To fast from indifference. You know, when we try to look at the story of Lent and Holy Week, we can see that actually, Lent and Holy Week shows to us how God is a God who has never stopped to be interested with each one of us, with the world that we live in. Yan po ang pagkakaiba ng pananampalataya natin sa Diyos bilang mga Kristiyano at ang pananampalataya ng mga Mason. Dami ako nakikita sa sakyan ngayon, may mga ganun eh, no? Tapos sasabihin, pareho lang yung Father, meron naman silang kinikilalang absolute being. Hindi po, hindi pareho. I'll tell you one difference. The Masons believe that the world was created by a supreme being. But after creating the world, the supreme being has left the world. Kaya, bahala na yung mga politiko at mga general na magpatakbo ng mundo. No? Yan ang prinsipyo ng Mason. They believe in a creator God, but after God created the world, finish. Wala na siyang pakialam. In contrast, kung titignan po natin, Holy Week and Lent tells us how the story of God is a story of continuing involvement. Ha? Kaya nga, ang pangalang binigay Emmanuel. God who is with us. Sumasa atin ang Diyos. At tignan niyo po kung gaano kaganda yung isa-celebrate natin sa Holy Week na involvement ni God. Number one, Holy Week tells us about creation. Holy Week is the anniversary of creation. Many people ask, Father, anong time of the year create ni God ang mundo? Ang answer po ng Biblia, spring. Springtime. In Genesis 1, when God created the world, there were trees with their fruits and flowers and leaves on them. That cannot be winter. It's springtime. Springtime, Holy Week, is the anniversary of creation. Pero hindi lang yun. Kaya nga, movable. Movable ang Holy Week kasi it is also the anniversary of the Jewish Passover. When God continued to be involved with Israel. So, hindi niya ginawa yung creation tapos sabi niya, bahala na kayo. Ginawa ko na kayo eh. Bahala na kayo sa buhay. No, God continues to be involved. And then, of course, the greatest involvement of God, redemption. Jesus, the Word became flesh to dwell among us.
The world became flesh so that His flesh will be crucified for us. Yeah, gustong-gusto ko ho yung pagta-timing ng March 25 sa loob ng Lent, no? Kasi pinapakita, bakit ba nagkatawang tao si Jesus? Eh natural, kailangan niya yung katawan para riyan, ano? Imagine niyo, pwede bang ipako ang espiritu? God continues to be involved. God is a God of involvement. And Holy Week reminds that of to us. God's love is not a love that is indifferent. Involved na involved ang Diyos. Kaya sa gitna ng mga pangyayari at kahinaan at pangangailangan ng mundo, ang unang tugon natin must be the response of God, a love that is involved.